So ayan, ngayon nandito nga tayo sa BioResearch Philippines. No? Samahan niyo ako, bilangin natin kung ilan makikita nating linyada sa loob. Pero bago yan, wag po nating kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating YouTube channel. Pero bago natin umpisan, quick tour muna tayo. No? Dito sa gilid ng kanilang Pigeon Mart, makikita yung tarpaulin ng kanilang mga VIB. Ang meaning ng VIB ay ang kanilang mga very important loggers. At syempre, wala kayong choice kundi makita yung mukha ko rito. So ayan tayo, isa tayo sa mga kanilang mga VIB. Syempre meron dyan autograph signing. Wow, parang artista lang, may autograph signing, no? Syempre, pag may autograph signing, may picture taking. Ayan, picture taking muna tayo, mga kaibon. Dito nga, no, sa BioResearch BioPigeons, meron silang VIB room o yung room kung saan pwedeng mag-edit o tumamba yung ating mga vloggers. Ayan, no? So, ganyan sila kainit sumalubong sa kanilang mga vloggers. So, autograph signing. Then, syempre, may picture taking with Sir Allen Lee. Ayan, si Sir Allen. So, ito umpisa na natin sa African Black Eagle. Ito yung Black Eagle na makikita natin dyan sa kanilang showroom. Yan yung crested African Black Eagle. Ang African Black Eagle nga pala ay dinevelop ni Manny Maritz. So, ito naman yung mga African Black Eagle nila sa kanilang pigeon condo. Ano? So, 1973 nga nang dinevelop ito ni Manny Maritz sa South Africa. Ang African Black Eagle ay cultivated sa maraming champion lines, kaya napakagandang linyada niyan. Ay, ito naman yung Andre Litar sa kanilang pigeon showroom. Ayan, no, Andre Litar. Dinevelop yan 1950s sa Belgium ni Andre Litar. So, 1984 nga, dahil sa unequal performance niya sa Barcelona, nakilala siya. So, ito naman yung mga Bastin. Ayan, sa showroom. Ayan, no. So, kagandahan dyan, pag bumili ka na may itlog o inakay, sa'yo na, pati itlog at inakay, no? So, ang Bastin nga pala ay dinevelop ni Lucien Bastin. Ayan yung mga Bastin nila sa Pigeon Condo. No, na 1890 hanggang 1933, sumikat itong Bastin. So, napakatagal na, no? Ito ay isa sa mga pioneer pagdating sa Pigeon Empire. Ayan. So, ito naman yung mga Beckart. Yan rin sa Pigeon Showroom nila, no? So, ito ay dinevelop ni Leo Beckart taong 1900s dyan sa Belgium. So, sinasabi nga na yung Beckart ay world's proven champion. Ito naman, Detroit Beckart ay pinasikat ng Van Nest Brothers, no? Taong 1930s sa Detroit. Nag-champion nga ito sa Detroit sa walong magkakasunod na taon, no? Ito naman yung Waterhouse Beckart na dinevelop ni George Derby at ni Will Waterhouse noong 1950s sa California. No, so sumikat to dahil sa mga remarkable results na kanyang mga lipad. So ayan yung nga, makikita ninyo, yan yung mga Waterhouse Beckart nila sa Pigeon Condo. So, Bree Cooks. Dinevelop yan ni Dr. Arthur Bree Cooks taong 1919 hanggang 1939, sumikat nga itong si Dr. Arthur Bree Cooks. So, isa sa pinakamagaling na panshear sa lahat ng panahon, ano? Ito naman yung Bouchard. Yung Bouchard ay dinevelop ni George Bouchard taong 1930 sa England. Kilala nga itong mga Bouchard pigeon bilang King of England. So, ito naman yung Catrice. No, pinasikat yan ng Catrice Brothers ni Oscar at ni Gerald taong 1921 sa Belgium. 2009 hanggang 2010 nanalo ito ng 1 over 350 times at sa napakalaking halaga niyan, no? So ito yung Colson sa kanilang Pigeon Condo, no? Sabi nga nila yung Colson performed well in any races. So mga isang mapakagaling na ibon din niya, no, ng Colson. Yan. So, ito naman yung Delbar Pigeon. No? Ito ay dinevelop ni Maurice Delbar ng Belgium. Pero, nagsimula pa to sa kanyang tatay, ano? World War I, nung halos simulan to ng kanyang tatay. No? Kilala itong Delbar bilang isang long distance, all distance bird, ano? Ng Belgium. Kilala nga itong si Delbar bilang one of the most
famous pigeon pancier in the 20th century. At ngayon nga sinasabi rin na number one strain sa mainland China. You know, so eto naman yung mga Desmet Matis na pigeon. Pinasikat ng tambalang Valer Desmet at Julian Matis taong 1907 hanggang 1968 dyan sa Belgium. So sinasabi nga itong Desmet Matis ay nag-perform simula sa short distance hanggang sa distansyang 1,100 kilometers. So isang napakagaling na ibon, ano? Ayan yung mga breeder nila. Desmet Matis na for sale dyan sa Bio Research by Pigeons. So ito naman yung Emile de Wirt, pinasikat nga ni Emile de Wirt taong 1947 sa Belgium. So ito ay long distance. Ito ay isang napakagaling na long distance champion. No, so ayan nga yung mga ibon nila dyan sa Pigeon Condo. 300 kilometers. So ito naman yung mga De Bruxelles pigeon, no? Ito nga ay dinevelop ni Etienne De Bruxelles. Siya nga yung fifth generation ng mga De Bruxelles pigeon, ano? Mula rin sa bansang Belgium. Sinasabi nga na itong Etienne De Bruxelles ay world proven champion. Ayun nga yung mga ano nila, ano, mga breeder na De Bruxelles yan sa Bio Research by Pigeons. No, kagandahan nga niya, kapag bumili kayo ng De Bruxelles na may itlog o inakay, kasama na rin yan sa bibili ninyo, ano. So si De Bruxelles nga minsan na diyang nag auction ng ibon diyan sa Bio Research by Pigeons. So ito naman yung mga Armstrong line, no, sikat na sikat yung kanyang Armstrong line. Isa sa dalawa na sa magagaling niyang ibon, sa talagang magagaling niyang ibon. So hindi ka nalugi pagka nakabili ka nitong De Bruxelles pigeon. So ang De Bruxelles nga ay long distance bird din. So marami ka makikitang linyada niyan diyan sa Bio Research by Pigeons, no. Isa sa mga siguradong pure line nila diyan sa Bio Research by Pigeons. Dahil nga minsan na rin nag-exhibit si De Bruxelles diyan sa kanila, no. Ilang beses din nag-exhibit sa kanila at pumasyal mismo diyan sa kanilang loft. So ito naman yung makikita mga De Bruxelles dyan sa kanilang pigeon condo, mga off color na De Bruxelles, no, ang gaganda. Yan, ito naman yung kanilang mga Grandelier na pigeon, no, pinasikat nga yan. Idea ay dinevelop ni John Grandeliers noong 1954 dyan sa Belgium, no. So nanalo na nga itong si Grandelier ng mahigit 1,000 beses, no, 40 provincials and national races for a period of 40 years. Ganun na yung katagal at ganun na kagagaling yung mga ibon na yan, no. So kung makikita nyo nga, no, may mga sikat yung Grandeliers sa mga may feather sa paa, o yung tinatawag, kilala rin natin sa tawag na cowboy, ano, isas. Kaya napakagandang mga ibon yan. So ito naman yung Gournay, no, pinasikat ni Rainier Gournay. Dinevelop ni Rainier Gournay noong 1886 hanggang 1936 sa Belgium, no. Nanalo nga itong Gournay pigeons, no, ng mahigit $600,000 sa buong karir niya. So Herkimer pigeon naman pinasikat ni Horst Herkimer late 1940s sa Wisconsin. So top winner yan sa loob ng maraming taon dyan sa Wisconsin. Kaya napakaganda yan. Makikita nyo yung mga Herkimer pigeon dyan sa Bio Research by Pigeons. Ito naman yung mga Hansen pigeon na pinasikat ni Alexander Hansen 1850s sa Belgium. So nung mga tawa na ho na yun, one of the best loft in the world. Ayang Hansen. So ayan yung mga Hansen pigeon na white feather dyan sa Bio Research by Pigeons. Ito naman ang Hofkens. Dinevelop ni August Hofkens noong 1950s dyan sa Belgium, no. Kilala yung mga Hofkens bilang mga speed bird din, no. So mabibilis na ibon yung mga Hofkens. So ayan na, may mga dilaw pa silang Hofkens. Dan. Ang Huben naman, ayan, no, Huben na pinasikat ni
Gerald Huben, late 1940s, dyan sa Belgium. So, one of the most outstanding families of pigeon in Belgium yan, no? Na ibon, no? Napakagandang mga ibon at napaka mabibilis. The champion lines na makikita dyan sa bio research, bio pigeons. Oh, ito naman yung Huben White Gold. Yung White Gold na yan, no? Dinevelop ni David Clossing, 2010 lang. So, bago-bago pa lang, Wisa, Wisconsin. Si White Gold nga pala yung mother ng mga maraming panalo at mga super breeders. Ang Huisken Van Riel naman, no, tambalan niya ni Franz Huisken at Jeff Van Riel. Dinevelop nila 1945 sa Belgium. Sinasabi nga na itong Huisken Van Riel ay napakaraming success sa national at international races na sinalihan nila. Yan, no? Napakagandang black with white flight. Yan ang karamihan ng mga Huisken Van Riel nila dyan sa bio research by pigeons. Napakaganda. Ito naman yung breeder nila na for sale. So, dyan na Arden naman. Dinevelop yan 1934 dyan sa Belgium. No, sikat din yung mga dyan na Arden nila na may crest. Yung mga crested dyan na Arden, sikat din yan. So, 1934 yan, ang dinevelop sa Belgium ni Jana Arden nga. No, worldwide king of the marathon races nga ang tawag dyan kay Jana Arden. No? So, malaki rin yung naging contribution niya sa pagdevelop ng marathon pigeons sa ngayon. So, ayan yung mga makikita nating Jana Arden dyan sa Pigeon Condo. Yan talaga content ko ngayon, sir. At saka sa Pigeon Showroom ng Bio Research by Pigeon. So, ayan yung mga for sale nila na breeders. Diyan sa na Jana Arden, diyan sa Pigeon Showroom na. Yung iba diyan naka-reserve na. Yung iba nga diyan ang itlog na eh. Jansen naman, no? Yung Jansen naman ay pinasikat ng Jansen Brothers noong 1886 sa Belgium. Yan, kilala nga yung Jansen Brothers bilang world most famous Belgian pigeon in the world. Kaya isang mga ano rin yan, no? Mga speed bird na tinatawag. So yan yung mga Jansen na nasa showroom nila. Yung mga naka-display nila, mga proven breeders na, mga binibenta nilang proven breeders na Jansen dyan. Mga nanganak na yan. O nagpaitlog, nagpainakay. Kaya sigurado na good breeders yung mga mabibili nyo dyan kung sakaling perang bibili ninyo. No, yung napakagandang mga gristles na Jansen. So, isa rin yan sa mga pinakamabili dyan sa Bio Research by Pigeons. Ito naman yung mga Jansen nila sa Pigeon Condo. Mga dun color o khaki. Parang mga khaki color na ata ito. Napakagaganda. Yan naman yung mga naka-reserve. No, inaantay na lang yan na balik na kuhanin ng mga may-ari. So, Jos Van Limp naman tayo. Yung tinatawag nga, yung kilala rin bilang The Clock. No, pinasikat yan ni Ses Van Limp. Tatay yan ni Jos Van Limp ano, noong 1928 sa Belgium. No, ang foundation bird ng mga yan ay galing din sa Jansen Brother. Kaya magagaling din yung mga The Clock na yan. So, yun yung mga for sale na The Clock dyan sa Bio Research by Pigeons. So, yung iba dyan reserve na. So, ito naman yung Muleman. No? Pinasikat ni Karel Muleman noong 1961 sa Belgium. Sinasabi nga na hanggang may pigeon sport, hindi makakalimutan yung pangalan niyan ni Karel Muleman. No, yan yung mga magagandang ibon nila na Muleman dyan sa Bio Research by Pigeons. No, isa rin sa kilala sa Mulemans yung mga red colors nila. Yan ngayon, Red Muleman. Actually, yung mga Red Muleman na yan, binili nila kay Jos Van Den Bosch, no? Sister nung famous princess, famous pigeon nila na nagangalan ngang princess. No, doon nagsimula yung Red Muleman na yan. So, napakagagandang red.
red na pigeon. So ito naman si Maurice Gordon, dinevelop yan 1926 sa Massachusetts. Yung loft niya na-awardan ng 5 beses na First All-American Award dahil nga sa linis at ganda ng kanyang loft. So marami rin tayong makikita ang Maurice Gordon dyan sa Bio Research by Pigeons. Isa sa mga magagaling na linyada na makikita natin dyan, no? So ito naman yung Devrient Pigeon. Na dinevelop ni Oscar Devrient noong 1907 sa Belgium. So nakilala rin yan dahil ilang beses din niya nanalo ng national champion sa halos lahat ng distansya. So yun yung mga makikita natin na Devrient. So ito naman yung mga Paul Sion, isa sa mga paborito nating linyada dahil sa nga sa kilala yung Paul Sion bilang magagandang ibon. Dinevelop nga yun ni Paul Sion taong 1900 sa France. Actually yung mga Paul Sion sinasabing nananalo yan sa mga mahihirap at malalayong karera. So ayan na mga napakagandang mga red bar dyan sa Bio Research by Pigeons na Paul Sion. No, ng mga breeder. Ayan, may mga itlog pa. Ayan, pwede nyo yung mabili. Pag binili nyo yung Paul Sion na may egg, kasama na yung egg sa mabibili ninyo. No, ito naman yung mga Paul Sion na makikita sa kanilang pigeon condo. So, karimitan rin niya mga red. So, ito naman yung sinasabing white magic Paul Sion, white magic, o yung mga puting Paul Sion, ano? So, kilala nga rin yan si Paul Sion bilang champion racer at outstanding breeder. So, magaling din siyang breeder bukod sa magaling rin siya mga rera. So, yun yung mga puti nilang Paul Sion dyan. Tinatawag na white magic line. Yung Pepperman Pigeon naman, no, pinasikat yan ni Louis Pepperman. Mostly, ang kulay niyan, ano? Mostly, ang kulay niyan, blue check, and tsaka yung mga sikat na grizzle, no? Yan yung mga sikat na niyang grizzle, no? Isang champion line din na makikita dyan sa Bio Research by Pigeons, napakagandang mga ibon. Ito naman yung mga Pierre d'Ordin Pigeons, no? Sumikat to sa dinevelop to sa Belgium mga taong 1920s, no? Kilala rin itong Pierre d'Ordin bilang isang super strain ng mga panahon na yon. Kaya napakagandang linyada nitong Pierre d'Ordin. So ito naman yung mga Platinx Pigeon, ano? Isa nga sa linyada ng Platinx dyan na makikita sa Bio Research by Pigeons ay yung Black Platinx. Itong Platinx nga pala ay dinevelop dyan sa Belgium, no? Kilala to bilang merong magaling, napakagaling na homing instinct at napakabilis na movement sa ere, no? Kapag kinakarera. Ito yung sikat na white Platinx na sinabi nga, no, kanakaramihan dyan, ano, na galing pang Disneyland. Ano, na-maintain yung linyada nung may-ari ng Disneyland. So, yan yung mga white platings dyan. So, yung pair nila, yan. Yan yung mga makikita natin dyan sa Bio Research by Pigeons na pair, no? So, yung mga platings nga na yan, no? Sinubukan nila kung gaano kagaling yung homing instinct nito kung saan pinalakad nila ng halos 300 meters. No? So, nakabalik naman nang naglalakad lang, no? So, napakagaling ng homing instinct niya. So, ito naman yung mga Roger Florizon. No, sumikat yan. 1976 international fame, no? So nakilala siya talaga 1976 dyan sa Belgium. So sinasabi rin na si Roger Florizon ay one of the Belgium's all-time greats pagdating sa racing pigeons. So napakagandang ibon din. Ito naman yung Roger Mortbed Pigeon, no? So dinevelop yan sa California
Karimitan yan, built with legacy with this. Oh, kilala yan sa mga kulay na white at grizzle. Yung mga Roger Mortbred na ibon na mula sa California. No? So, yun nga, makikita nyo, no? Isang napakagandang grizzle sa kanilang pigeon condo. Yan naman yung silver toy nila sa kanilang pigeon showroom. Ano? Kilala yung silver toy na dinevelop noong 1980s dyan sa Belgium. No? Si silver toy ay legendary pagdating sa pagpuproduce ng mga ace pigeon. Yan, no? Ito naman yung mga snowy white grizzle nila, mga long distance birdie niyan. Ano? Actually, ito ay dinevelop noong 1919 ni Con Hammond bago napunta kay Snowy Ward, no? Sinasabi nga na itong Snowy Ward Grizzle ay ang oldest pigeon strain sa Australia. Ito naman yung Spaniard's Pigeon, ano? Isang long distance pigeon na makikita dyan sa Bio Research by Pigeons, ano? Ito nga ay dinevelop ni Gerrit Spaniard noong 1977 nang makilala nga ito internationally. Siya, ito naman ay mula sa Netherlands. So kilala ang Spaniard sa kanyang speed at power. So sinasabi rin na itong si Gerrit Spaniard ay isang Jansen specialist. Ito naman yung isa rin sa paborito natin, no, Staff Van Riet, no, isang short to middle distance bird o speed bird, kilala rin, no. Dinevelop ito late 1960s dyan sa Belgium. Sinasabi nga na ito ay fastest pigeon in the world. So ito yung Daniel line. Dinevelop naman niya 1976, kung saan nanalo yung si Daniel ng 57 na first. So napakagaling na ibon din yan. No, yan yung blue bar na napakaganda. Ito yung mga Daniel line na makikita diyan sa pigeon condo. No, napakagagandang Daniel line. Isipin nyo, 57 times nag-champion. Isang malupit na linyada. Ito naman yung Omega line. No, 1995 naman nang dinevelop to sa Massachusetts. No, another champion breeder mula sa end line yan, no. Yung Omega line na yan. Dinevelop din yan ni Frank McLaughlin na McLaughlin Loft. So, isang napakagandang ano. Ito naman yung end line, no, 1993 yan, dinevelop nga sa Massachusetts ni Frank McLaughlin. So, sinasabi nga na ang end line ay ang best Staff Van Riet breeder dahil sa pagpuproduce nito ng napakaraming champion. So, end line. So, si Omega, parang anak niya lang. Ito naman ng Donkery with Pen Daniel. 1983 naman ang dinevelop to, no? So, si Donkery with Pen Daniel nanalo naman ng 17 times first. So, isang napakagaling din na linyada niyan. Isang napakagaling na linyada mula sa Staff Van Riet. So, yung mga Donkery with Pen Daniel nila sa kanilang pigeon condo. Si Stitch Albaut naman, no? Dinevelop yan ni Aloy Stitch Albaut noong 1922 sa Belgium. Sinasabi nga na itong Stitch Albaut ay isa sa mga greatest pigeon strain in the world. So, yan yung mga makikita natin sa kanilang pigeon showroom na Stitch Albaut. Yung iba naka-reserve na. Pina-reserve na. Ayan, napakaganda yung Stitch Albaut na pigeon. So, ito isa rin to sa pinakamarami nilang linyada na makikita dyan sa Bio Research by Pigeons, yung Stitch Albaut. So, ito isang checkered. Pares na checkered na Stitch Albaut pigeon. So, napakaganda. So, ito naman yung mga Stitch Albaut na makikita sa kanilang pigeon condo. Mga white na Stitch Albaut. So, ito yung mga naka-reserve na Stitch Albaut. Dark check o yung pwede nating tawagin na
May isang tayo sa mga dark check na pigeons. Dark check, blue dark check. So ito yung mga blue bar tsaka pied na naka-reserve na na yung steachel bout. Isa sa pinakamabili nga rin nila yan na ibon, yung steachel bout. Dahil nga sa napakarami na rin yung steachel bout na nag-champion dito sa Pilipinas. Ito yung pair na blue bar at checkered na steachel bout. Reserve na rin yan. So ito naman yung Tournier pigeon, no? Developed ni Edmond Tournier noong 1901 sa Netherlands. Sabi nga itong Tournier na to, pwede nating i-match o halos kasing katulad ng mga Jansen pigeon. Pagdating sa performance, so napakagagandang kulay nga, makikita dyan sa pigeon condo na Tournier pigeons. Ayan yung mga red gristle. So isa rin sa marami dyan sa bio-research by pigeons ay yung mga Trenton. Trenton na yan, dinevelop yan ni Conrad Marr na nagsimula noong 1886 dyan sa New York. Sinasabi nga na itong Trenton pigeon ay best in the world on long distance races. So isa sa pinakamagagaling pagdating sa long distance races ay itong Trenton pigeon. So yun yung mga for sale nila na Trenton dyan sa pigeon showroom. At ito naman yung mga Trenton nila dyan sa pigeon condo. Ang Van Bruyn pigeon naman ay dinevelop ni Andre Van Bruyn noong 1927 sa Belgium, no? So kilala nga si Andre Van Bruyn bilang the legend, kung saan nanalo ito ng 6 beses pagdating sa international races. So medyo malulupit na ibon na rin yan. Hindi pala medyo, talagang malulupit na ibon ang Van Bruyn. So ito naman yung sikat na Vandenbroek, isa sa pinakamarami rin dyan makikita sa bio-research by pigeons. At isa rin sa mga paborito nating ibon, yung Vandenbroek. No, dinevelop yan ni Joseph Vandenbroek at ni Piet de Wirt noong 1950s sa Belgium. Isa sa pinakamaraming na ipanalong karera dyan sa Belgium at maging sa buong mundo. Yung ano na yan, yung linyada na yan. Kaya napakagaganda talaga yung Vandenbroek na yan. Tsaka isa sa mga sikat na linyada dito sa Pilipinas. So, ang gaganda pa ng kulay ng Vandenbroek. So, may mga pula niyan. Maraming kulay pula na Vandenbroek. Actually, kahit anong kulay na Vandenbroek, magagaling. No, sikat yan sa Pilipinas, yung linyada na yan, dahil nga sarami nang naipanalo niyan dito sa Pilipinas. No, napakarami nilang display yan, no? Katulad niyan, saddle. Isang saddle at isang pied na Vandenbroek na pair. Ito yung sikat nilang half-sider na blue bar at black, no? Vandenbroek din pala ang linyada niyan. Isang napakagandang ibon. Tsaka tunay ho siya, tunay. Ang Vandenabil pigeon naman ay dinevelop ni Gabi Vandenabil late 1970s dyan sa Belgium, no? Nanalo nga ito ng 94 provincial races at 6 national races. So napakagaling din na ibon ng Vandenabil. No, so yun yung white na Vandenabil na mabibili nating pair. Makikita nating pair kapag dumalaw kayo dyan sa Bio Research by Pigeon sa kanilang pigeon showroom. Yan, makikita niyo yan, Mabda. Yung white na Vandenabil. Yung Vandenabil pigeon ay long distance, isa ring long distance bird, no? Ito naman yung mga makikita natin sa pigeon condo na Vandenabil. Hindi niya daw nakita yun. Ito naman yung mga Van der Esch pigeon, no? Pinasikat yan ni Charles Van der Esch noong 1985. So medyo bago-bago lang, no? No, sa Belgium, 1985 dyan sa Belgium, no? Sinasabi nga itong si Charles Van der Esch ay magaling na breeder.
kaya magagaling din ang kaniyang mga ibon. Ito naman yung Van Loon, pinasikat ni Louis Van Loon ng Belgium. One of the most influential strain in the history of racing pigeon sports. So, maraming linyada, maraming gumamit ng linyada nito na maraming nag-cross ng linyada ito na sumikat din pagdating dyan sa pangarera. No, yan yung mga checkered na Van Loon. Dalawang magandang checkered na Van Loon. Ang Van Wanrooy naman na pigeon ay pinasikat ni Jeff Van Wanrooy noong 1946 sa Belgium. Kung saan itong ang Van Wanrooy pigeon nanalo ng 182 times. So, ganun na karami ang naipanalo nito. No? So, kilala rin ang Van Wanrooy sa extreme long distance races. Yan, napakagandang Van Wanrooy. Yan, so ito naman yung mga Victor Fabry pigeon na makikita dyan sa Bio Research Bio Pigeons. Ano? Ito nga pala ay sinimulang dinevelop ng ama ni Victor Fabry na si George Fabry noong 1913 dyan sa Belgium. At sinasabi nga na itong Victor Fabry pigeon ay may napakalaking impluwensya sa pigeon sport sa ngayon. Ano? So, isang napakagandang linyada din ng Victor Fabry. Yan yung blue pares ng blue bar at checkered na mabibili dyan sa Bio Research Bio Pigeons. No? So, ito naman yung mga Victor Fabry na makikita dyan sa kanilang pigeon condo. No? So, may mga crested din tayo makikita na Victor Fabry dyan sa Bio Research Bio Pigeons. Isang napakagandang kulay. So, ito naman yung mga proven pair na binibenta nila na Victor Fabry dyan sa Bio Research Bio Pigeons. At ito naman yung mga Redbone Fabry, no? So, kilala rin yung mga Redbone Fabry bilang mga mababangis, bilang isang mabangis pagdating sa long distance races. So, mga napakagandang mga pulang ibon na mula sa Fabry line na makikita dyan sa Bio Research Bio Pigeons. Yan nga yung mga Redbone Fabry na makikita dyan sa kanilang pigeon condo. Isa pang magandang linyada na makikita dyan sa Bio Research Bio Pigeons ay ang Viverman. No? Sinasabi nga itong Viverman ay kilalang mabangis sa mga may hirap at malalayong karera. Ito pa yung isa sa pinakasikat na Jansen line, no? Itong White Bandit. Kaya nga pala siya tinawag na White Bandit dahil marami siyang ninakaw na panalo. Ibig sabihin, dahil sa bilis niyang pumasok sa loob ng loft, dun siya nananalo. Hindi katulad ng ibang ibon na tumatambay, itong White Bandit nga kilala. Dahil sa hindi pagtambay, basta pagdating nito sa loft, pasok agad. Kaya siya tinawag na White Bandit. Dahil nga pumapasok siya ng mabilis agad sa loft. So, yan yung napakaraming linyada nga na makikita dyan sa Bio Research Bio Pigeons. So, kapag dumalaw kayo dyan sa Bio Research Bio Pigeons, sa loob lang ng 2 oras, makikita nyo lahat ng linyada na nakita ko sa ating pagdalaw dito sa Bio Research Bio Pigeons. So, hanggang sa muli mga kaibon, maraming salamat sa panonood. At ito ang Tuklas Ibon PH. We'll be right back.